Disclaimer lang pala, nagbibigay lang ako ng information about crypto games. Huwag kayo basta-basta pumasok sa mga games. Diyorn nyo muna yung games bago kayo pumasok. Pati itatry ko muna tong game na to kung goods. Tapos i-update nyo kayo sa kitaan kung magkano pwedeng kitain dito. Tapos nga pala, meron kaming pag-giveaway ngayon sa Honorland. NFT giveaway, total of 10 NFT worth $150. Ang mananalo dito ay 5 random. Iraraffle namin ng live o kaya recorded video sa Discord. Kahit sino pwede sumali. Lagay ko na lang yung link sa description. Game start na tayo, isang mabilis na review lang. Nandito tayo ngayon sa website ng Honorland. Maging transparent lang tayo dito mga bro. Yung graphics nila, sariling gawa nila. Na-search ko na. Tapos, ito yung progress ng project nila. Tapos na yung seed sale. Tapos mayroon na siyang beta test. May game demo na. Pwede pala kayo sumali sa beta test. Open for all yun. Na mayroon siyang reward na $2,000. Ilagay ko na lang sa description yung link kung paano sumali. Tapos ito yung mga features ng game. May adventure, battle, arena, camps. Tapos baba naman tayo dito sa characters. Tapos ito yung mga itsura ng NFT nila. Tapos roadmap nila. Ito stage 1. Tapos na. Malapit na sila dito sa public sale. Sa pagkakaalam ko parang April 22. Tapos ito yung mga partners nila. Mali pa spelling. Partners. Ayan. Common lang yung partners nila. Sa white paper naman tayo. After nito, proceed tayo sa gameplay. Check natin kung magkano yung pwedeng kitain sa beta test. Tapos check natin ng isang mabilis yung mga social media nila kung marami members. Telegram, 47k. Channel nila, 45k. Twitter nila ay 26k. Tapos yung Discord, parang kagawa lang nila. Tapos yung Medium, check natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, pwede sumali lahat sa beta test. Merong reward na $2,000. Ito yung details sa pre-sale nila, yan. Ito yung total supply. Tapos may tax silang 10%. Discuss natin mamaya kung saan napupunta tong 10% sa selling. Tapos ayan, sabi dito, audited daw sila pati KYC. Tapos nakalock ng 3 months yung seed sale. Hindi lahat ng audited, hindi lahat ng KYC, hindi nararag pull. Mayroon mga project na kahit audited, kahit KYC, nararag pull pa rin. Kaya hindi natin masabi eh, mahirap din kasi. Kaya invest what you can afford to lose lang. Pati Jordan tayo. Check natin kung audited. Ayan, sabi dito, audited sila ng solid proof. Audited yung contract nila. Hindi ko na masyado discuss to. Ayan, nakalagay dito, audit result, audit passed. No critical issue, no high issue. Tapos check natin yung KYC. Ayan, sabi dito, KYC. KYC sila ng Cyberscope. Ito, hindi ako masyado familiar dito sa cyber . Balik tayo sa white paper. Dito muna tayo sa hero. Sinabi lang dito, ang mint ay kailangan mo ng 1,000 honor token. Pero kapag bumili ka ng 10 bucks, discounted siya. 95 honor token na lang kailangan mo. Tapos punta tayo dito sa hero shards. Yan, pag nakakuha ka daw ng shards na 200, pwede mo siyang emerge, i-combine, makakuha ka ng isang random hero. Tapos ito yung mga profession ng heroes, parang kumbaga parang job siya. Meron tank, may damage, may support. Kailangan mo rin siya ng diskarte sa tingin ko kasi kailangan mo ng balance na team. Tapos punta tayo sa stats. Yan, may attack, defense, health, speed. Hindi ko na explain yan, alam nyo naman siguro kung ano yung mga yan. Tapos punta tayo sa growth. Ayan, yung mga hero, nagle-level din sila. Pinakamataas 150. Tapos nagiging new XP pag nalabang ka sa PvE battle. Ayan, siguro dito may burning mechanism sila. Sa stars naman, sabi lang dito, kapag mas mataas yung level ng star mo, mas mataas yung computing power. Pati mas marami yung magiging mong reward sa mining. Ayan, sabi lang dito, kapag na-unlock mo na yung grade na kailangan para sa mga skill, automatic ma-unlock yung mga skill. Tapos, dito tayo sa reward. Tapos, ito yung iba't ibang ways para maka-earn ka ng token. Yan. Earn from mining, tapos PvE battle, PvP, tapos sa mga leagues. Ayan. Dito naman tayo sa equipment. Sabi lang dito, yung isang box ng equipment ay 700 honor token. Discounted din siya kapag 10 box yung inopen mo. Tapos ito yung mga equipments. Yan, mukhang marami din siya. Mukhang kailangan mo nga dito ng discarte, hindi basta click to earn lang. Kailangan mo rin siguro ng mga combination. Magandang combination ng team, pati mga equipments. Tapos ito yung land, hindi ko na discuss. Gawa na lang natin ang panibagong content. Kapag labas ng land nila, mukhang matagal pa naman siya. Ito naman yung NFT mining. Yan, tsaka na natin i-discuss yung
possible earning dito, tatry natin sa beta test. Yan, meron siyang total hash power, total lahat ng power nung hero, tapos may computation yan. I-compute natin sa beta test kung magkano yung possible earning. Tapos ito, hindi ko sure kung ilan yung pwedeng hero na ilagay. Base dito sa picture, maraming nakalagay dito. 2, 4, 6, 8, 10. Tapos may page 2 pa, siguro hanggang 20. Not sure, i-check na lang natin. 24 hours yung limit ng earning. Kapag hindi mo kinulik, within 24 hours, mawawala yung earning mo. Kaya kailangan bantayan mo rin siya o kaya mag-alarm ka. Tapos ito yung auto battle niya. Ayan, PVE. Maximum 3 hero, minimum 1 hero. Ayan. Kailangan mo din magbayad dito ng para sa 1 durability for each PVP level. Kada level, kailangan mo magbayad. Wala pa nakalagay dito kung magkano. Tapos ayun, after winning, makakagain ka dito ng H Gold token. Tapos pwede ka rin makakuha ng shards. Eh, yung shards na yun, yung na-discuss natin kanina, kapag naka 200 shards ka, may random hero ka makukuha. Tapos dito tayo sa PvP, yan, maximum din, 3 heroes, minimum 1 hero. Tapos each player need to pay 10 H gold para makapag-participate ka sa PvP. Tapos ito yung durability, yan. Kailangan magbayad ng durability sa kada level ng PvE. Yan, 1 durability is paid for each PvP battle. 1 durability is paid for each land exploration. Tapos ito yung token nila, yan, dual token sila. Isang honor token at isang H gold token. Tapos ito yung tokenomics nila. Seed sale 3%, pre-sale 7%, yan. Hindi ko na masyado basahin yan. Tapos ito yung mahalaga dyan, yung play to earn nila ay 70%. Tapos yung dev team nila 0%. But 0%? Ah, okay. Kaya 0% yung dev team nila, sa tax pupunta kapag nagbenta ng token. Okay, okay. Ito yung sinabi ko kanina na 10% tax kung saan pupunta. Official income, ayan, 0.1. Tapos burn, 4%. Tapos marketing, 0.7. Liquidity pool, 0.2. Game development, 5%. Yung initial, wala silang makukuha. Tapos ayan, sabi lang dito na yung sa pre-sale, 90% doon ma-add sa LP, tapos yung 10% ay mapupunta sa pang buyback at pang burn. Tapos kapag nagbenta ka ng NFT sa marketplace, yung 5% doon mababurn. Tapos yan, ngayon lang. Tapos yung H Gold, kapag nag-withdraw ka sa game, papuntang wallet, yung 5% doon ay mababurn. Tapos kasama ang pala, di natin matatry yung beta test ngayon kasi bigla nag-chat to si Hormav. Sa April 14 pa daw matatry yung beta test kasi ini-improve pa daw yung server. Yan lang, gawa na lang natin ang content, second content. About dun sa beta test, pati dun sa possible earning. So yun lang, dito na nagtatapos. Thank you sa mga nanood. Peace. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag. I want a way I can change all the